Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santin apa. Magsiawit kayo at siya'y pangdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay 29 ng Agosto at ipinagdiriwang ng inang simbahan ang paggunita sa pagpapakasakit ni San Juan Bautista, ang tagapagbinyag at martir na pinsan ng Panginoon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, lalo't higit sina Melvin at Mary Ann Elipaño at ang kahilingan ni Seraphim Nicolo Dalangin. Ipanalangin din natin ang kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagkasilang at pagkamatay ang iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista. Ang kanyang pagpapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kanyang pagsisikap na sundin ang loob mong makatarungan ay aminawang dibdibang mapanindigan sa pananalig sa iyong aral sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na yun, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka. Umayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupain ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote at ang buong bayan
ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal, o pader na tanso, hindi kanila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapaya at malupig. Tulungan mo ko ngayong yamang ikaw ay matuwid. Ako sana'y sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang buhog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay ang sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y paglaban. Sa kukunang mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko nilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula't mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong sasaysay. Maghapong kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pool sa pagkabatay, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon'y sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang inusik sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes ang kanyang kaarawan, ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na ikinasiyan ni Herodes ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya.
Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa, na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ang dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Ating ipinagdiriwa ngayon ang pagkamartir ni Juan Bautista, ang pinsan ng Panginoon na hanggang kamatayan ay nanindigan para sa katotohanan. Yun po ang unang hamon ng ating pagdiriwang. Hanggang saan mo kayang ipagtanggol ang katotohanan? Tayo po ay kapag ka nagigipit na, kapag hindi na alam kung anong gagawin, nakakalimutan na kung ano ang totoo. Gumaya tayo kay Juan, hanggang kamatayan ipinagtanggol ang katotohanan. Ikalawang aral ng ating mga pagbasa ngayong araw na ito, huwag ho kayong magdidesisyon kung kayo ay puno ng emosyon. Tingnan ninyo si Herodes, tuwang-tuwa, sa sobrang tuwa na ipangako lahat kahit kamatayan ng iba. Huwag kayong magdidesisyon kapag kayo sobrang masaya. Huwag din kayong magdidesisyon kapag sobra kayong malungkot o sobra kayong galit, dahil lahat ng desisyon dulot ng matinding emosyon ay mali. Yan ay dala na kung anong iyong nararamdaman. Kaya kapag dumadating ang mga pagkakataong kayo ay may pagdidesisyon ng mahahalaga, ipanatag ang kalooban. Huwag magpadala sa malalaking mga emosyon. At pangatlong aral ng ating pagbasa, huwag ho kayong mahiyang aminin ang pagkakamali. Si Herodes, dahil na ipangako na niya, hindi na mabali kahit na mali. Huwag kayong mahiyang aminin na nagkakamali. Huwag kayong mahiyang ibaba ang sarili at sabihing, nagkamali ako. Wala pa hong namamatay sa humingi ng tawad. Wala pang nababalitang namatay dahil ibinaba ang sarili. Alam niyo sinong kagaya ng Herodes na ito? Sa panahon ngayon, ang kagaya nito, ang ating mga tatakbong kapitan at konsehal. Tingnan ninyo, mababait ngayon dahil mag-i-eleksyon. Huwag kayong gagaya. Ang tunay naglilingkod, alaman kung paano ibaba ang sarili. Ay anong hamon sa atin panghuli ng mga pagbasa? Ang dapat po kasing batayan at basihan ng lahat ng gawang kabutihan ay nag-iisa lamang kundi ang pagmamahal. Ang hilingin nating biyaya ngayong misang ito, yung tayo'y lumago sa pagmamahal. Huwag niyo hong hilingin na kayo'y bumait. Huwag niyo hong hilingin kayo ay maging mapagpatawad. Dahil hindi lahat ng mabait at hindi lahat ng nagpapatawad, nagmamahal. Ang iba'y gumagawa ng kabutihan para sila'y tanggapin ng iba. Ang iba'y nagiging mabait para sila'y maging kaaya-aya. Pero kapag ka marunong kang magmahal, kaya mong ibaba ang iyong sarili. Kaya mong magpatawad. Kaya mong umunawa. Kaya hilingin niyo ang biyaya ng pagmamahal. Baka kayo ay may mga problema sa inyong mga pasaway na anak. Huwag niyong hilingin bumait ang inyong anak. Hindi yan babait. Ang hilingin niyo ay kayo'y maging mapagmahal para mas lumalim ang inyong pagmamahal sa kanya. Baka kayo may problema sa inyong mga asawa, sa inyong mga kapitbahay na chismosa. Huwag niyong hilingin bumait ang inyong kapitbahay. Hindi yun mangyayari.
ang hilingin ninyo ay maging mapagmahal kayo para lumawak ang inyong pangunawa sa inyong kapitbahay na hindi ninyo maunawaan. Yun ang hilingin natin sa banal na pagdiriwang na ito. Kay Jesus na ating tatanggapin sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagmahal na puso tulad mo upang sa kabila ng aking mga pinagdadaanan sa buhay, ang lahat ng ito'y aking malampasan sa pamamagitan ng pagmamahal. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon ng mga alay, ipagkaloob mo ang tuwid na landas na ipinangaral ni San Juan sa ilang. At sa dugo niyang dumanak ay matapang niyang tinatakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya'y iyong itinangi at sa ligaya ng marami, siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lamang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag. Natapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka kung may kapal, banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupungan sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa pilayay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, darasalin natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang nambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ngayong ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng tagapagbinyag na si San Juan, ipagkaloob mong sambahin namin ang inilalahad nitong buhay at ikagalak naming lalo ang pagganap nito araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiupo po muna sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. At bilang paghahanda po sa kapistahan ni Santo Padre Pio ngayong darating na September 23, sa darating na 10 ng Setyembre tayo magkakaroon ng libreng medical, dental at surgical mission. Ito po ay sa pakikipag-ugnayan ng mga alumni doctors ng UST at bahagi ng ating paghahanda para sa kapistahan ni Padre Pio. Kaya kung kayo may mga kakilala, kamag-anak o kaibigan na alam ninyong hindi makapagpagamot, tayo po ay may libreng pagamutan sa September 10. Makipag-ugnayan kayo sa mga numerong nasa screen o kayo makipag-ugnayan sa aming opisina para po sa mga screening tuwing Sabado bago dumating ang September 10. Maraming salamat sa inyo ang aming inaasahan na inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito ay para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at idya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at gawin ang lahat sa ngalan ng pagmamahal. Salamat sa Diyos. Humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa.